Maayong hapon, ladies and gentlemen. Welcome to Overtime again with Attorney Oscar Oka Moreno. Maayong hapon, Attorney. Hi, Sel. Maayong hapon. And today is Thursday, first day of September. Yes. Maayong hapon sa inyong tanan, mga Ikson. And sa atong mga suki, di lang dilis kagayan di oro, all over the world. Yes. Kagana ba? Kagana. September 1, Peace Month or National Peace Month. Peace Consciousness Month, no? And timing kayo, first day of the National Peace Consciousness Month, we'll talk about peace in Mindanao. Yes. And whenever peace in Mindanao ang atong istoryahan karon. Ha? Yes. Whenever peace in Mindanao ang atong istoryahan karon, isa sa pinaka-authorities niya, a member of the peace panel, consultant sa OPAP karon, walay lain, Sel. I don't want to deprive you. The honors. Yeah. The honors. Unya na ng countdown. Kay nauna ang atong countdown, you know? Relax lang. I'll give you the honor of introducing our special guest. Yes, and this afternoon we're very happy to have with us ang Osaka Mindanaoan leader, no? Yes. Osaka banggitan ng Mindanaoan leader nato nga naka-serve as sa Year of Service Program sa Xavier University Cagayan de Oro as the first pioneering volunteer. And nahimo sab siya nga pioneering fellow sa Asian Institute of Management Mayrant Bridging Leadership Program. Unang batch siya. Unang batch siya. Ayan. And he was also a pioneering fellow sa Asia Society Philippines 21 Young Leaders Forum. Mm. And in 2009 to 2010, he was a party list representative of ANAC Mindanao. Mm. And he was a 2017 Distinguished Fellow and its Vice Chairperson and Executive Director of the Eisenhower Fellows Association of the Philippines. Mm-hmm. And in 2011 up to present, he is the Executive Director and Senior Director and Program Advisor of the Balay Mindanao Foundation Incorporated. And siya usab karon ang Founding Executive Director and Chairperson and the President CEO of Global Mindanao Agri Ventures Corporation. Ayun. And Equity Ventures Health Equity Fellowships, kung ba kayo ni sir ng mga profile. Second cohort of 2017 fellows from all over Southeast Asia and China. Yeah. He was also a pioneering Atlantic Senior Fellow at the Atlantic Institute at the Rhodes House, Oxford University. Mm. And he was also an advisor and consultant to the regional governor with special focus on peace, security program, education, and special programs for priority barangays, the autonomous region of Muslim Mindanao, mm-hmm. and is an advisor consultant to local government units located in conflict areas of Mindanao. And he is also an advisor and consultant to key private power corporations in Northern Mindanao. And he's also a special consultant to the Secretary of Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity. And co-chair sab siya sa Joint Normalization Committee of the Bangsamoro Peace Process. So kung atong paminaw, sir, peace process ang iyahang expertise. And let's welcome Sir Ariel Ayi Hernandez. Maayong hapon, sir. Maayong hapon sa tanan, Ayor. Maayong hapon, Sel. Maayong hapon. Maayong pagkita ito karong hapon. O salamat sa pag-imbitar. Timing yun, Ayor, na National Peace Consciousness Month karon, no? Maayong atong topic. O kaganinang buntag na yung opening program ang OPAP Pro dito sa Quezon Circle, sa Quezon City. Yeah. O niya, maupo din atong contribution to the National Peace Consciousness Month to also educate the public unsa nang atong mga gapambuhaton o labosan na unsa implikasyon ani sa kinatibuk ang Mindanao. Si Ayi, Sel, is pure hinguog nun. Although ang iyang parents taga-gawas, but
diya na siya nataw si Ngoog, diya na nagdako si Ngoog, and elementary diha sa Restituto Baol, and then high school sa Christ the King College, and then dinina din nag-college sa Xavier, usa kini siya sa mga favorite students, and I would say favorite followers ni Archbishop Emeritus Tony Ledesma. And ang Kwang Yud Sel, why ngano siyang expert sa peace process? Kay he was a beneficiary of the Eisenhower Foundation program. Kanang Eisenhower Foundation program is granted to a very select group of young potential world leaders. Yeah. And Ayi, in his time, was chosen by Eisenhower Foundation to undergo a training program in the U.S. And he decided, diha sa Eisenhower program, the scholar is asked, asa nga area ang iyang gustong i-focus sa iyang specialization. And naiuban sa engineering, naiuban sa agriculture, naiuban sa IT, naiuban sa finance and banking, and so on and so forth. But si Ayi, a special brand, he decided to focus on security. Security. And muna nga, let's start from there. Why did you choose security sa imong Eisenhower program grant? You could have chosen finance or banking and end up president of a bank or an oil company or what. Yeah. You know, una ako, wala ko pa na akong pangutana sa iyo. So sige na itong uban. No, pero kaya ang sugod gid ani, katong, siyempre kadumdum ka pa sa all-out war ni Presidente Edap sa Emerald. Year 2000. Dito man ang akong, kumbaga, baptism of fire cell kay, di po ang kasa actual na gira kita. Ang iyong makitaan sa una, katong mga internally displaced people sa bakit mga IDPs na ang bakwit na ana sa highway. Yeah. Na sige ko unang-una sa una, matay no kung magpadayon ning giras Mindanao. Inani pirmi mo makita. Year in and year out to. Baka na ato sa Balay Mindanao. Na. 2096 man Balay Mindanao. So exposure kami dito. So when I get exposed ang akong pangutana, unsay best nga intervention kung tabang ka nga maundang ang gira. Correct. Kay mao mo gid ang pirmi pangutana, no? Kay ang NGO sa una, maayo kayo magrally-rally, maayo kayo mag-demand sa gobyerno, pero yung ko, there must be other way, other substantial and significant way na ang ako una-una to your the time, wa may NGOs nga ga-istorya sa military. Kay kaistorya pirmi mga rebellion di ba mo na oh anta ko na sa military kontra mga kita una so yung kung nga bag-uhon taraw ni na motong dito nagsugod yor and then in 2001 na nagmasters ko sa AIM no sa Asia Institute of Management naka classmate ko mga pipila ka sundalo dito isa ka Marines nga nahimo na kong barkada kay handut karon General Tanalgo si General Alcantara, tapos na yung pipilang mga bata, yung mga, hindi ko rin daw tayo mga tawahanan, may mga ka-istorya ni mga driver, man, istikto na yung tanawal kung naas bukid, pero pag naanasa ka ng ganun, okay mga ka-istorya. Na dito nagsugod niya, when I had an exposure sa ano yun, sa Usaka, first na akong training program sa peace is in 2006, na di ka makatuwa sa minangadto. Nangadto kami ni Franklin Quijano nila, Kaloy Manlupig, isa itong kauban isa. Katong head sa RPA EBB sa Mindanao. At tumiog clothes na poka sa Romania. Dito akong first training. Wow. On peace building, pwerteng layo pa. Sakay mi Romania? Romania. Niya akong flight. Gikan sa Paris. Padungog clothes na poka. 7 hours nga lupad airplano. Oh. But anyway, ang ako dito nga, then diha,
dito sa training na convince ako kagalingon na the best way to help install peace in Mindanao is to influence the armed forces. Mm. Nga dili lang gira ang the way to settle conflicts. Mm. Mm. Largely negotiation, mm. largely mm. respect of human rights, largely security sector reform, mm. bag-uhon ang mindset sa military, mm. and largely mag-deal good ang military sa local government unit kaya para paspas ma-resolve ang mga local conflict. So dito nagsugod tanan. Motong ingon ko, pag Eisenhower nako, atuan ko raw ni mga security agencies sa Amerika. So ato ko Fort Leavenworth sa Kansas, ato ko Fort sa Carlisle, Virginia, ilang US War College, tanang eskwilahan sa War College, kaya tuwan ako, National Defense University sa Washington, sa Washington, Washington DC, and then ato ko US State Department, tanan akong istorya, akong gitanaw, unsa po ang mga dagkong pagbag-o sa pangutok o sa mindset sa US military o sa US Armed Forces. So, moto yun, moto yun ko, mao niya ang akong expertise nga dali ko na. Kay very appropriate sad kay si Dwight Eisenhower, in whose honor the foundation was established, was a military commander during the Second World War. Sila mo gud ni MacArthur ang MacArthur din siya sa si Eisenhower sa dito West. Sa West, no? Where grabe sad ang problema dito. And then pareho silang mga potential presidential timbers. But Eisenhower made it to the presidency. And when he retired, that's when this foundation was established in his honor. By his friends, in his honor, no? So, talag sa on kining gibuhat, sa ako laging observasyon, naila ko si AI, just for God. As early as 1998, congressman ko ato, and sila sa Balay Mindanao invited me sa Osaka, bukid dito si Ngoog, barangay Sangalan. At that time, mga 4 hours pa ang biyahe pa yung hindi at Gindalan, etc. And it, they call it the pledging session. Now, okay, di ay ang Balay Mindanao. Di ko pa sila ila. Pero dito ko na ila ang Balay Mindanao nga. Ang commitment nila is to help those that are isolated and to bring the government closer to the people. Which was also my agenda. Advocacy, you know, agenda. So, and we have remained friends since then. And kung yun, so kining iyang Eisenhower program, dako kay tabang kay makakonek siya sa military. Mga military lingo, sabtan niya, military strategies. Because he is one civilian who fully appreciates the military mind, no? Na muna nga karon kuan siya sa peace process. So muna ang atong agenda, ang peace process, atong discussion karon. And so we begin atong sugdan ato itong timeline. Historical perspective sa atong mga guests, so mga kuan na to. Can we flash? Moni, Yi, would you like to explain? Oh, your kini, Moni, atong taman sa pinaka-simplest way of presenting kanos ang nagsugod ang hisgutan ng Kalinaw sa Mindanao, no? Kay before 1976, grabe maging gira, no? Uh-huh. Nang in 1974, katong gibumba sa Philippine Navy ang Sulu, mm-hmm. di ba? Unya katong 1971 manalili massacre sa yes. Carmen North Cotabato, mm-hmm. no katong 1972 batong sa Pata Island sa Sulu, no, so mm-hmm. daghan kaayo historical basis of conflict nga which lead to the organization called Moro National Liberation Front. If I may interrupt you there, mm-hmm. unang time nga kita dinhi sa Mindanao cell halos tanan pamilya dunay anak or amahan or iksuon na tuwa sa
conflict areas. Kami mismo. Sunggalo. Among magulang. Manong mundo. He was assigned there. And so every time mo uli siya, magpamisa mi and all that. And then, kay na may ilang mga furlough na i-allow, no? And then kumulakaw na, bibong hilap. Siya ako sa puso. Hindi ka sigurado mo kaulit mo eh. Grabe ito. Sunod, mga silingan na mo na si former Mayor Pioy Roa, Maugyapon, yung Pioy. Tanan, lalos tanan pamilya. Dunay anak or igsoon or amahan amigo nga tuwa dito sa conflict areas, conflict areas. And muna yun itong gikuan ni Ayi, no? Please go ahead. So yun nang kung kinipod nga timeline kung tanaw ni mo ang buti pasabot ani ang panaghisgot yun sa kalinaw dili sa yun. No? Example 1976 nagsugod pinaagi ni at that time, Libyan leader Colonel Muammar Gaddafi, no? Mo nang gitawgon og Tripoli Agreement. Yes. Kay si Gaddafi adto gusto niya nga maundang pud ang gira sa Mindanao kay unfortunately siya pud tig supply sa armas sa unang panahon na, no? Kay kapoy na sa dili sa ganang murag kay sunod-sunod lagi to massacre against the brother Muslims, no? Yeah. Sister Muslims sa Mindanao. Na ang Libya itong panahon kay was getting very rich because of the oil. Na dito nakakita og alay si Nur Biswari. Mo nang nahitabo itong Moro National Liberation Front. But they decided to talk, no? Ingon si Presidente Marcos, storya kita, na kita mo ka na yun, 20 katuig ka na ang proseso sa panaghisgot. It was the brilliance and the perseverance of the late President Fidel Ramos. Nga iyang nakumbinsi si Miswari nga undang tanan ng gira kay dili kini maayos nasod, dili maayos sa Mindanao, labaw sa tanan, dili maayos sa mga komunidad nga gakasakit o gakaguba panahon sa tingaway. So 20 years yun, 20 years and imagine 20 years padayon gyapon ang binakbakayan ano ang gira gyapon. So pero mo lagi na ang Moro National Liberation Front after sa peace agreement with President Ramos in September 2, 1996, niingon ang MILF. MILF ka na tuod Wawel, no? Start of negotiation with MILF. Kaya niingon si 97. So, dili ni MNLF. Niingon man si signing naman. Niingon man si Hashim Salamat, ang leader sa MILF, nga dili kami muuban sa kay Nur, kay kami, klaro ang among perspective of Islam in the struggle. Kay ang Moro National Liberation Front, mas ano man, mas tawagan, mas walay religious favor, flavor. Kining MILF si Hashim Salamat, being a deeply religious guy, ingon siya, kining among advokasya, nakaugat kini sa pagtuo sa Islam. O itong nahitabo ang Moro Islamic Liberation Front. In 1997. We'll just have to ask the indulgence sa atong mga suki. This is not up to scale, no? Tanaw ni mo, medyo layo man ang 97 sa 96, no? Dapat, ano na, 1 year ba yan, you know? Just to provide to you na ito is na-i-focus. Na-i-focus. We're sorry, nakabutang diyan, MNLF. Start of negotiations, it should be MILF. Kay MNLF, nagkapirmahay naman 1 year earlier. Please go ahead. So, MILF na, morning akong gisulti ka din na nga sa year 2000, nag-declare si Presidente Era ng all-out war. Di ba? Kita itong 28 makatukaadlaw nga way undang ang gira sa Central Mindanao. No? Nandupad ang mga aeroplano, nang buto ang mga kanyon. So, ang di na ko malintana ni your nga feature katong kauswagan. Kauswagan, di ba? We pulbusin natin ang MILF. Buto-buto din ang mga kanyos likod. No? Itong mga taman sa makadumdum sa unsa kangil at ang sitwasyon, maukining tuiga. No? Sunod ka itong naka-camouflage uniform. Mauka ito. Flag muna. Sa kauswagan. Kauswagan. Muna ang pagka-liberate sa munisipyo. Gikan sa pag-atake ni Commander Bravo, Makapaar Bravo. That's 2000. Year 2000. Pero at that time, he was projected as
a liberating hero. Yeah. No, yeah. Unang yeah. what usahay ang the way the facts are presented, di ba? No good. He was presented as a liberating hero, no. But anyway, yeah. Manang pagka 2000, di ba 2001 natanggal si Erapior, di ba? Nakapuli si GMA. Pag 2002 nagsulat na yan si GMA kang then Prime Minister Mahathir Mohamed sa Malaysia nga pwede ba tabangan kami nga kamoy magpatunga para magkabalik og hinisgutay sa kalinaw ang gobyerno ug ang MILF. Yeah, yeah. Mao ka na nga istorya diha no. Hantod nga si panahon ni GMA in looking back your in fairness panahon po ni GMA nagbago ang panlantaw sa military. Yeah. Kay mao man tong nagbuhi sa pulisiya nga the primacy is in the peace process. Yeah. So pagbuhi niya tong pulisiya ang puti pasabot kung pwede dili igrahon ayaw na giraha. Ato unang hisgutan ang kalinaw diha sa mas kalmante o mas plaster nga pamaagi sa pagnegosyar. So it can indeed be said na katong turn of events had favored the peace. Oh, yes, yes, you have to give it to President Gloria Aquino, Gloria Arroyo. Ako yun, as a, an observer and as a, peace worker at the time, kung dili tungod ni PGME, dili magbago ang huna-huna sa military. Mag-worsen pa gani. Gira man o kay... Lahi ba ni gira kay... Di ba? Masa nang isang atong gusto ko po di paabot yun kay usahay manggod. Kining gira, lami ra paminawon, pero ang ingon na iko, under the, or ang dili makita sa theater, sa kana makita sa news or sa girang aktwal, katong mabuhi ang pagkadautan sa tao sa iyang kasing-kasing, di ba? Kaya ang tao, duha biya ni, di ba? The ambivalence of the person. Atong filosofiya sa ano, no? Nga, na ay part sa tao nga dautan, na ay part sa tao nga maayo. Ang gira kung imong pasagdan mugawas gid ang tanang dautan sa tao, no? The beast side of the of the person. So mo nang daghan kayo krimen mabuhat, daghan kayo madaot nga propriedad labaw sa tanan, daghan kay kasakit nga di gyud malimtan sa katawhan. So mo manganak pa na siya kay manganak pa kana mo nang kung makapatay kag isa ka kontra na kay additional nga lima kontra kay naman siya anak ka lima. So di gid maundang ang gubot, di gid maundang, di gid makurot. Mo nang maingon lagi sila, ubusin natin ang kalaban, mayroon na sa sini. Pag aktual di gid na tinuod kay manganak mo ng kontra. Naman toy anak. Na may anak na igagaw ni igsungon. So di gid makurot. So mo nang sa effort ni PGMA na niabot na dayon kang Pinoy, na si Pinoy kay laom sa pagsabot sa importansa peace kay ang iyang agenda to isa ka man ang economic standing sa Pilipinas unya through the peace process kay tanang leader nga nakasabot unsa ang values sa kalinaw sa iyang nasod iya ginang protektahan kay para ma-divert ang attention ang or ang mga resources dito sa more productive investments, di ba? Eh, mahal ba yan? Maghirap. Dili. Gira, no? Di lang na mao. Walay investor mo anhan mo kung nagira. Correct. Na kung walay investor, walay mo sunod ng foreign direct investments, gamay ang capital galipon sa nasod. Sunod mag- deteriorate pag sa mga lisod gay kayo. Anya, wala ang imong global ranking, ubos kayo. Poverty. So kung mangutang ka, mahal ang interest, di ba? So, eventually, failed state ka na. Kana, yun. Okay ka na. So maunang, grabing paningkamot ni Presidente Pinoy in 2014 na pirmahan ang gataw ko na ito Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. So nagkasinabot na gid ang MILF o ang gobyerno sa Pilipinas nga undangon na gyud ang gira ato na nang pandayon ang kalinaw nga unta di na matundog sa unsa pangakagubot. Kini sa Comprehensive Agreement sought to abolish the ARMM, di ba? Yes, moti anak. Oh, moti anak. Yun ang barn. Unya, yun, ang critical factor ani yun nga it's taking shape
nga duha man na, so naa kay agreement sa MI, na pag-agreement sa MI. Correct. Kung saan mo na implement mo maning yes. Ang mo nang ang katawgon o comprehensive agreement kung dabang sa muro kay para isa na lang isa na lang. Dili na MI, dili na MN. Na agyapon, agyapon. So pero karon so, nagbapo karon. Example your katong early August nag swear in sa bagong composition sa Bangsamoro Transition Authority. Na ditong anak ni Normie Suwari. Okay. Na ang anak ni Hashim Salamat. Wow. Okay. Na ang anak ni Tong Jikiri. Sa Sulu. So murao na nagay potential na isa na lang. Wala na MN, wala na MI, agenda lang sa kinatibuk ang Bangsamoro. Guwapo kayo, guwapo kayo. Puwira buyag, no? Okay. Kung you as an, ako as an observer again of this very long and tedious process, there is really light at the end of the tunnel. This, there is big hope, there is big hope. Sunod na yun, ang katong 2019, Nga, start of the full implementation. Nadihan na na tubugod akong tiil nga, grabe yun nga kami nila Secretary Galvez magsugod, no? Kay, mangutana ang ato mga viewers karon. Ganun wala yun, mangkayo ang diferensya nga nagka-agree sa 2014 nga, 2019 pa man ang implementasyon. Yung mga tuig na bitin na akong ipadumduman nga, on 2016 unta, na human na ayaw manaog si Pinoy ang BOL, Bangsamoro Organic Law, na kay nagmamasapano. Katong mamasapano ang blunder, na wala gigiliho ka sa Kongreso ang BOL. Mao ka nang nalugay sa iyo. Na turn off. Kaya daghan naman dahil ito. Daghan naman dahil mga... Itong biktima ato sa... Itong sa 44. Mao naman ito, di ba? Mao naman ito. Ang medyo niubos pa ng popularity ni Pinoy. Apektuhan yun. Kay kinisang peace agreement, implementation o mga pagbuhat o bagong balaon, depende sa kinisang popularity sa leader. Yeah. Kay kanang 2019, popular. Kasi digong... Presidente Duterte. So, pag-ingon ni Digong... even in 2000, sir, di ba? Sa kangirap. Oh, popular po siya ito. So, muna pag-ingon niya, gira-gira po. Depende siya sa... Depende sa kinsay. Oo, oh, hindi leader. Pero, muning kuhan, ang kuhan ka ron, first katong sa the old Marcos, no? At least na itong... Although that was criticized, pero... It was a good step. Yeah. Serious and I like that word, a good attempt, no? To reach peace, no? And then although medyo na dugay-dugay, kay intra naman na yun ang martial law, so no. Yes. Paubos na po ang yung popularity. Correct. Paubos na. 1980 medyo pa na. And then ang hangtod nga nahitabo ang EDSA, and then sa kang early days ni Cory medyo daghan kay ko ang problema. Although si Cory was very brave to go to Sulu to talk to Miss Wari, yes, to his campus si Miss Wari sa Talipao. That was one of the highlights of her presidency. Believe ka yun, maiki kayo. And although daghan yung problema. Daghan kayo. And munang wala kayo ma... Tagayo. Walay milestone. Now, mayo, si FVR, ibalik ko itong timeline. FVR in 1996, gidayo na ganyan. He became president in 92, no? So, iag yung gi... The shepherd ganyan. Iliog ganyan. So, nagkapirmahay sa 1996. Dito na buhat ang unang balaod sa ano yun, sa ARM. Correct. Nga ang negosasyon na ito, di na tamagi, Russell, si Normie Suwari, yung muna itong ARM regional governor. Mao na ito ipumpromise ito. Mao na ito i-resulta sa ano sa... And then, kanindot sad kay... Organic law ang tawag ito. Gipadayon, although na there was a setback sa panahon ni era itong all-out niya, strategy niya. Pero na-restore pag-assume ni GMA in 2001. No? And then, ang kanindot saan, in spite of the differences between GMA and Pinoy, di ba? Na-ami ato ikuan differences in political, called it,
approaches and styles, pero wala undangan ni Pinoy ang what Ramos had started, and then GMA had revived, sustained, yes, and then he sustained ni Pinoy. Pero yun, naa sila different sa politika. Pero kabalo ka unsay kumun lang duha, para yung mga ekonomista. Ang ekonomista digin mo gusto gira. Yes, ang ekonomista will always bet for peace. Kaya yeah. kabalo man siya kung siya mawala sa iya kung ay gira. Dako kayo. Ang kalindot siya, after Pinoy, rugar Pinoy became unpopular, and then si President Duterte took over, and then wala gi labog ni President Duterte ang peace agenda, no? Iyang gi-sustain. Kaya ano man, ang iyang ato kay as a Mindanawan, gusto man niyang ang Mindanao muhilom kay sigira. Mo mo sa itong iya? Gwapo sa gayo. Gwapo sa kay puntugit si Presidente Digong, no? Una karon ang question is, hopefully, si Presidente Marcos. President Bongbong, iya ka nang i-sustain. Gwapo, Yor, may kay mo nung na-mention, Yor, kay in fact, it was a very big surprise for the Bangsamoro community nga iyang gi-appoint ang new set of parliamentarians. Wala ato, unexpected ka to. Pero you have to give credit kay Secretary Galvez, no? Si Secretary Charlie Galvez really moved mountains and seas to make sure nga to make the Bangsamoro stable, you have to reappoint, the new president must reappoint the 80 member of the Bangsamoro Parliament. So and it happened in August 11. Hold over sila. Reappointment. Reappointment for 3 years. So ang transition has been sustained for another 3 years, which very makes good. The whole Bangsamoro government and communities stable. Stable and assured. Assured of continuity. Correct. And more specifically, the Bangsamoro can work on the matters of governance, economic development, social service delivery, and kini mga tanang kinahanglan sa usa ka komunidad. Naamay pautanas Maricel ganina na. Sige daw sel, sama nang imo nang sel, sama nang lai nag chat nimo sa ano. Dili ga monitor man gud ta. Lahi sa well, dagan ang ga unahon sa nato mga kadrita. Marvin Hiludo, have a nice day watching from Pangasihan, Himuog City. Pangasihan. Kapitan na, kapitan. Yes, and of course, Annabel Pamisa, good afternoon, Mayor Moreno and Sir Ayi. And K Flower Shop, Kinugitan, that is why, lahirag yun, si Kuya Ariel Hernandez. Tandem ni Mayor Oka, very excellent tandem. Hopefully, in the near future, everything will become real. Okay, so, yun. Now, so, dito na takaroon sa what comprises BARMM? Yes, ang BARM. Now, what comprises BARM? May explain, Yor, kay katong ano, Yor, katong panahon sa Tripoli Agreement, halos katong sa Mindanao, gina-claim ni Norby Suari. Na, kini, ano gani, area kini sa kamusliman na itong unang panahon. Historically. Which is true. Which is true, no? But then, nag-discuss, di ingon si Presidente Ramos, sige, atong ibutang ka na sa balaod, pero democratic man kita. Atong ipaagin plebisita. Maokat to na yun, Sel, nga ang bagong regional government will only cover ang nagbutar sa kinsay gusto mo uban kay may pugsanay, no? May pugsanay, so tawi-tawi. Ato panahon ni ano ni Hani sa MNLF. Tawi-tawi, Sulu, Basilan, except Isabela City. Nagbutar siya nga di sila uban. Region 9, pagkapon sila. And then uban din sila na del Sur, uban gyapon si Maguindanao. So lima ka probinsya. Na mangutana ka sel. Unsa yung diferensya karon sa organic law o Bangsamoro organic law nga bago? Mugna atong 2019. Mao ra gihapon nga area sel, kini ra gihapon, no? Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, pero sel ang nakadugang sel diri sa Cotabato, North Cotabato. Na ay 63 ka mga barangay nga nipili
mo appeal sa New Bangsamoro. 63 of the barangay. 63 out of 633 of Cotabato. Basically 10% sa North Cotabato. Cotabato kini mo kini. Outside Cotabato City. Outside Cotabato City. Ah, okay. Outside. Kasi nadugang dayon ang Cotabato City po panahon ni ARM, way labot sa ARM. Karong panahon na appeal na sila sa Bangsamoro. Yes, sir. Region. For purpose for the benefit sa atong mga viewers, sir, no. So unsa karon ang implikasyon kung nahisakop ka na ni ana nga Bangsamoro Regional Government? Dako kay sil. Balo ka ba sil nga ang Bangsamoro Government has a budget of 75 billion pesos per year. Diliti ang abi mo. This was in fact mo'y usa sa mga basihanan sa katong naay reservation. Yes. Naay reservation sa Bangsamoro law, no? Kay ingon nga grabe ba kayo, spoiled naman kayo ni Ivan. Nabiya na nga thinking, sabi ni mo, when I was in Congress, 1998, walang era. Walang debating nga ako. Now, Kwang Gyur, I was surprised. Dito sa measure that was put forward, those who were vigorously against the measure, taga Mindanao. Taga Mindanao. Sila kumusapit ng kinsa. Pero from those areas na one would have thought, nas palimot sa arm area. Oo, inaarad niya ang barm sa ila, no? And I would have thought nga sila gipunta ang proponent. Mangusog ka suportahan. Suportahan, pero my God, I was surprised. Yeah. Sila ang rabid na singgit na mo. Ay, grabe yun. Grabe yun. Lugar, dito, na tinga lagi ko. So, I started asking them kay mga amigo mo, pero abi niyo ang ilang tubag. Ah, grabe na kayo na sila. Mga tapuran na sila. All those things, no? Below the bed, umana. Pero, giabutan sa kunaw na it was an issue of turf. Na they were probably worried na ilang turf maminosan because of the autonomy. Autonomy that was being given under the law, no? So, kalisadyos karon, the resistance has lesser. Weaned down. No, medyo natunaw na. Natunaw na. No? So, there is already a high level of acceptance. Bako siya tanado sila. Dugaan ko na ito kay Mayor. 63 barangays outside Maguindanao, nasa North Cotabato. Ang gibuhat ni Chief Minister, Interior Chief Minister o ni Minister na gibs na rimbo sa Interior and Local Government. Tanan, barangay kita kaag 10 million nga project. Apil ka itong nili membro sa... 63. Ako 63. Abo, di nasinan. Nasinan. Babato kay mga building. Yes. So, ano, Sel, ano... Competition na. Competition na kay... mo naman na may resources niya, define ang imong geographic focus di ba? Ang mindset sa governance nila, sir, how is it improving? Siyempre kay ang ila ba yung platform is moral governance kay mo man ibisod sa MILF nga let's prove once and for all nga ang Muslim governance can actually do moral governance. Dili kay Muslim corrupt mo nang ilang argument mo nang karon dako sa kadig pressure sa ila. Mo nang kagahapon at 2 days ago to kos Manila kay nagmeeting minister Secretary Galvez akong tapa na akong co-chair si Minister Edgira, siya mo Minister of Public Works at siya partner, grabe yung pressure partner parkada naman kung ano example ng pressure mo at punta ko ng sulo sus na ako noy dalan dito nga kinahanglan mabuhat niya wa pa mo kuno sa budget ingnan ko din yung district engineer pangutang. Sir, 20 million man, sir, isang kilometer man yan. Basta mangutang ka, kailangan masiminto yan. After 1 month, nasiminto yun. Pero utang, pag-iabang ko naman. Yes, yes. So. Pero, di ba, ka na bang
You have the new setup of government. They promise something new and they promise to deliver. Nasay foreign aid, di ba? Kiniyor na may simple tabang yapon Australia vigorously no sa education pathways ang ilang program. Tabang si USAID na gamay, no? Tabang si Norwegian Embassy, tabang si European Union. Pero with the 75 billion, they can do a lot. They can do a lot. Kahit katong panahon ni Mujib sa ARM, tapad-tapad may ko ni Mujib as his special consultant, lipay na bias Mujib niya 35 billion. Tagaan din ni Pinoy yung additional 5 billion or 10 billion baka sa infrastructure para mabuhat. Daghan man na buhat. Naabay ko, Anji, kanang it was also somehow the anticipation, if not the expectation, ng mga members sa OIC, Organization of Islamic Countries, mutabang po sa daghan sa bar. Daghan, for example, kinisidestep, I'm sure this is a development that everybody will be happy to wait and to witness. Na few months ago, ipalit sa Bangsamoro government ang 300 hectares sa Sarmiento lands diya sa Parang, Maguindanao. Na, ipangutan ako si Minister Gira, kay Barkada man. Ko, partner, ano na bang plano? Siya, partner, kagawa tayo ng bagong Putrajaya diyan sa Bangsamoro Center. Kay Kuan na diha, di ba? Sarmiento, unsa man na, plantation na diha. Before, laging area sa mga Sarmiento, na sa Parang Maguindanao, yung whole sa Pulyukpord. Pero they're promising a new Putrajaya setup. Kung makaadto kasi sa Malaysia, sir, Putrajaya is the baby of Mahathir Mohamed to show to the world that Malaysia is a nation to be. Kita kas Putrajaya na asa metropolis na kayo. Asa na itong Malacanang. Dili siya paingon, ha? Layo. Kahit pa. Pagkabayo. Ang gardens niya pag sulod mo, ay naman ni bakit? Pura magagulaan niya ati sa Southeast Asia. Kung ako kayo, na mo i-exulti sa Bangsamoro government, di mo ko, ah, baka drawing-drawing lang yan. Siya, partner, maghintay ka lang. Si Turkey, magbutang og university. Magbutang og hospital. Magbutang. So, you will be witnessing a new city coming out sa mga areas as a peace dividend. Tumag aning Napang Brunei Darussalam. Manulod, daghan manulod. Napang Malaysia, kadool na kayo. Napang Indonesia, kadool na kayo. In fact, karon, ang ginahisgutan karon niyo with Brunei, kay, you know, Brunei doesn't produce its own food. So, kung magsabot si Brunei o si Bangsamoro government, nga government to government. Diyan na itanong. Diyan na itanong. Bayad nila oil. Pwede mo ng agreement. So, kini nga mga ano, di ni siya possibly sell kini nga hisgutanan kung sige pa ta gira. Yes. Na wa na may gira sell. Kaya na may peace agreement. Istoryahan na ka. Pula kayo. Kung dito ko sa private sector, 1983, I think, if I recall correctly. Doon na mong bangko niya sa Brunei that was partly owned by atong akong gitrabawaan. No, and kung ang partner was na sultan. So, doon ay transaction that time. So, I have to go to Brunei. I mean, tiyala ko, ulay taxi. So, dito ko sa Mercedes-Benz, dito ko sa Intercon. Sa airport na ay sakiran na wala ko magpa-book o transport, hotel transport kay taxi. Abin mo sa Manila. Pagkuhan ako, ready na ko, Amerikana ko pa and all that. Eh, nagulo may taxi. So I had to walk almost a little over 1 kilometer. Pero makita ni mo kay straight dako kay dalan. Dito ka pa yung sa government center sa Brunei. Luag kayo. Na, sus, dito na ako na-notice dia sa
bandar seri Bigawan kena ilang kapital. Sentri. Wala gay kan, wala public transport, wala makalilimos, wala sunod ang ilang mga buildings. Natingala ka, mga buildings sila na, na mga high-rise that time. Ang ilang mga SPU ga moist. Kay tugnaw kay sulod. ang gawas ba ang kuan ang iyang tugnaw? Yeah. Grabe gi kayo. Muna na suskul. Anyway. Yeah. Sir, ang sa prinsipyo ni Mayor Moreno, bringing the government closer to our people, is it happening para ma-address ang mga insurgency issues? Is it happening there? Right? Yes, yes. Karon, in terms of health, na, syempre, education. You know, Sel, ano ni Sel, no? Bagong gobyerno, so na yung mga tensions. For example, reklamo ang gobernador nga dili kanila mabati pang regional government. Okay. Kaya ang bayan sa regional government, diretso mas barangay. Dito sa barangay. So, naasa din sila gina-manage ka tension. So, but yun ako, anything new will always produce friction. Yeah, yeah. Resistance, yeah. Nagatikita siya na wala. Normal. Pero ang importante, kung masuko ka din, natamagira. Dialogue na lang. Wala ginang damukay. Pero ang mga major nga ka, like kadalanan, dito mong ikaw sa Dato Paglas, Puerto Maguindanao, no? Okay, I was invited by Sinergia to participate in a forum. Sinergia is a private NGO focusing on education and advocating barangay justice. So dito ko sa Dato Paglas for one day and then another day dito Miss Cotabato City and then the third day dito Miss Upi. First time na ako to set foot in these territories. Ito una labay-labay ramang ko sa Dato Paglas. Puro Maguindanao dito ang probinsya yun. Maguindanao province yung labay-labayan dito. Grabe kayo ang katalanan. Luag na kayo. Paingos ko ito ba ito sa Dato Paglas? Six lanes. Ang kulang lang, wala, minus ako nakita ng public transport. Dili pa kayo. Pero luag na kayo dalan. Pero murag paingon diha. Oo, now, agian na mo itong sa Maguindanao. Okay, laen na dito kay Mulikuliko, mga dalan. From Maguindanao, sulod kag Sultan Kudarat, at ito taon, Sultan Maguindanao na sa Maguindanao, no? Pero dito, nagian ako itong area sa Mamasapano, nagian ako itong area sa Masaker, itong Kampatuan. Kita niyo mong old Capitol building na kumana gamita. Yes, yes. And then dito ko sa pink na mosque, pictures up. And kung lagi, ang ingon lagi nga before, karang mga lugar ko lagi, anak na diha. Lingon na kayo diha. Stress sa hapon na lagi. Pero karon, grabe kayo. And then, wow, sa Cotabato City, gikan sa UPE, balik namin sa Cagayan, via Cotabato. Dito na namin, diversion road na diversion ni... Kasi ikatulong tulay, itong bago. Na diversion ni na, medyo may akong kabalaka kay... Gwapo mo kayong dalan, pero mingaw ba? Pero okay na, okay na. Mingaw na, kabalaka ko sa higuling-higuling. Okay na mag-yan, okay na mag-yan. Dito na may gawas sa Pikawayan. Gawas ka na Libungan na yun. Libungan. Alamada na. Alamada. Wow, ang Alamada is... Wow, kung kayo. 360 degrees ang imong view. Barangay-ranggayin. Grabe kayo, grabe kayo. So safe na siya karon, sir, for travelers and tourists. Now, dito ta karon sa kumusta ang peace process? York, kini mo nang atong naatay mga gipangsabutan doon sa Manila karong September 28 preparar ang Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity nga i-resume na ang decommissioning. So na ay target na itong 5,600 ka mga MILF combatants nga i-decommission. And then, so ipadayon, katodayon itong nakagwapo dito,
na gisuntik at harap-harapa ni Secretary Galvez sa mga members of parliament sa Bangsamoro nga lisod gid pundo ang national government, so pwede ba magtabang gid ang regional government to finance the peace agreement deliverables, no? Na ano pod express po sila, pasalamat po nila kay Presidente Marcos nga wala nag-delay ang reappointments, no? Our new appointments diya sa transition authority. So may tanan sila wala exception. Oh my God. Tanan sa tanan nga gisambit nga ngalan sa MI, approve. Tanan nga gisambit nga ngalan nga government appointee, approve. Paspas. Bisan ako na kurat. So it shows nga na ay deep understanding ang atong bagong presidente nga kinahanglan ma-sustainer gyud, no, ang atong gisugdan sa lihok sa atong kahusay kalinaw. Kay mo lagi na walay nasod nga mo saka ang kinabuhi sa iyang ekonomiya kung naay gubot permi. Okay. Yeah. Ang mga paspas mo saka o level sa kinabuhi katong mga nasod nga na resolve niya ang iyang kagubot sa pinakapaspas o pinakamalinawan nga pamaagi. And talking about maling Ginoong na naging full implementation, no, and ipakita gani ang mapa usab, no? Kay kita din he, imagine ang Cagayan de Oro na adiha sa ubos gamay, paubos tuas taas, no. Hindi na makita sa tuas sa Bukidnon nga taas sa Bukidnon na adiha sa Cagayan de Oro. Kay misamis oriental man ang unahan sa Lanao del Norte. Imagine kung maling Ginoo ma-achieve na ang fully implement na ang peace process, so Lanao del Sur will become a land of peace. Yes. Di ba? Kung may kubot na Cagayan, gyud pong paingon. Mo-ogyod. Miss Orgya po'y makinapang. Sunod, kita magyod ang gateway from the north or kita po ang exit paingon sa north. Kabalo kayo. Kato na absent ko kasi sa itong episode sa Friday. Birthday sa akong nanay. August 11. Birthday sa nanay. Na, uy, ka-birthday sila sa akong mama. Mao lagi mo. Hindi ako madunduman na birthday, di, ingon ko nga, ay magbago kita sa estansya mong birthday. Dito kita mag-birthday sa layo, sa hinguog. Ang ilaag sa Jensen. Huwag sa kapag Jensen. Mo ba? Your Jensen, kung gikan ka na sa isulan, dito ka, di ba? Oo, oh, oh. Iyon mo itong diritsuhon, 1.5 hours Jensen na. Asa mo agi? Katong highway, diritsuhon mo, gawa sa Coronadal, gawa sa mo, Jensen na. Katong highway, katong iyon mo. Oh. Doon lang kayo ka sa Jensen. I was extremely surprised unsa na kabibo ang Jensen kay ang mga taga Cotabato City, kanang gikan sa North Cotabato, gikan sa Maguindanao, dito na mag-shopping yan. Ipakita so, asa man ang Jensen? So, ang Jensen is daa din he. Ah, Jensen, no? Jensen. Kini. Oh. Mama ni Jensen, kini. Layo, kayo from... Na, gikan sa Sultan Kudaratyor. Oh. Gika pa ingon diriyor. Wa, ramay dua ka oras. Gikan sa isulan. Wow. Very nice road, sir. 6 lanes gyapon ka na. Straight kay nga dalan. Ang imong kahagbungan, ano ra, basakan ra. Kung maabot at pulumulok, imong mahagbungan, pinyahan ra po. So why? Discuss siya. Nga din nagko. Yes. Wow. Maayo ka na, sir. Maayo ka ng ipikto, sir, sa atong lihok nga pangkalinaw sa Mindanao. Ang mga regional centers will really boom, just like Jensen, just like Cagayan de Oro, just like Davao. Ang naulahi lang gamay, ang Sambuanga. Pero kasipa na gihapon karon kay ga open up na gihapon Sambuanga. Sambuanga is kini, no? Yeah, kini, yeah. kini mo Sambuanga. Na dako kayo contribution dia ang Basilan Sulok tawi-tawi. Di ba? In fact, ako laging thinking dayon. Apat ang planning sa Sambuanga, Sambuanga Metropolitan ang iyang kauban tama na tawi-tawi. Kay ang daan na di taman man kini mo man. Yeah. Wow. Na kung yung i-isolate na kapag apoy mistrust or distrust sa mga igsuong Muslim diri, na pirmi gidili mo tubo ang imong lugar. Lagi. So, mo kinimang implication po nga itong pakaipon. Or resources po nga. Uy, Sil. Ay, grabe. Yor, kini yor, inong takay yor. Kapila na ko ni Buhata yor, diri sa Buanga, lupad tawi-tawi or lupad sulo. Oo. Lupad mi, via Air Force plane no, or choppers.
kini mga isla in between din sel makita ni sel chadakit eh gino inhabited na uninhabited pa oh. Yes pero yo maksus kung baligya to mga isla makapalit ka gid ba wa pa ba ka sa tuma ay temperatura pero barato pa karon pero matay iyon kag paradise island kana katawag na paradise island na adin mga lugar yeah. Kini kini pero wala pa'y gabot tourist ba kayo? Medyo ang iyahang perception is naapay. Pero tanaw na ako in the next 10 years, diri tawi-tawi. Kanang sikat, kanasod, kanang Maldives. Kuya, they look like... Everybody's going to Maldives because of the beaches. Makaabot ka tawi-tawi. Kumingking. And then the seafood. Kanang bunggaw. Apil si Buto, apil dito sa Simunol, apil dito sa... So sure, kagwapo nga isla yun. Pagkagwapo. Sunod ka na rabang tawi-tawi is our connection sa Malaysia. Sa Dakan, Malaysia. Malaysia. Dito sa pinakatumoy nga munisipyo sa tawi-tawi, sel. Magbaruto ka, sel. Doka oras ra na nakasandakan. Dool na di ang kuching. Dool kayo. Dool kayo. Eh, ang kuching... Nanana po yun, ano yun? Nanana po yung barko yun na istorya kong anak sa Tag-iya sa Alison Shipping. Nanay barko. Nanay barko sa Sambongka sa Sandakan. Wow! Gwapo ito itong sulayan. Oo. 8,000 pesos na round trip? O ba? Oo, gwapo. Ang ingilay niya. Alam mo, si Mami sa Sandakan may mag-shopping, kaya ang price kalahati kumpara sa Sambongka. Kasi na yung sinerhiya dito, sir. Di hapi ang nagsugod ang barter trade, di ba? Yes. Di ang nagsugod. Yes. Handod ka rin na pag-apon. In fact, kuan ka na, no? Daghan. Doon ay ako na classmate ko nga si K, Mayor K. No, si Jasper. Jasper sa Jasper. Mindanao Bridging Bungaw, Leaders Bungaw. Program. Bungaw. Mayor Bungaw. Now, nag-convia me sa Sambuanga, nag-one week me sa Sambuanga. While in Sambuanga, nagdala, padala siya ka ng alupihan. Ang karami kayo nga seafood dito. Di ko makita all over the country. Naanas ba? Turasiya. Katong deep sea crabs, katong si tawag ito, kuratsa. Kuratsa. Katong alupihan, shrimp nga, murag lobster ba? Sus, Ginoo. Si mantis, bitawag ito. So, unsay mga challenges sa peace process karon? Kayo, kaloy sa Diyos, naanata sa implementation, no? Or, siguro, ang kwan siguro ang pamutana is, although resort kayo ang timetable, pero naabay at least between the two groups sa MILF o sa government na ay timetable. For example, na ay duha ka pinakadakong challenges na talking about China. Number one, socio-economic. Uh-huh. Katong pag-fulfill sa katong mga communities o mga decommission combatants na i-package ata nila na medyo challenge gina kay di man nagkakwarta ang gobyerno karon kay pagkanaog sa pandemya. Ikaduha na inyo ang hisgutanan sa security component. So for example, wala na gira sa militar cell o sa MILF, MNLF. Na karon sir kay kung magkabiklanan sa probinsya magira man ang MN o ang MI sila ang pinagpakay. Na nagya po yung ma-displace pero at least gagmay na lang. So ang pinaka dakong challenge ya yor, how do we manage the small arms and light weapons? No kay mo man eh kay daghan man loose firearms pa. Unsaon ang pag ang akong word gigamit yor manage kay karon man good. Ang thinking man good pag ingon nga small arms and light weapons confiscation. Di man kinahanglan. Di man kinahanglan. So karon tungod sa atong panagisgot sa militar sa local government ingon nato na ay tulo ka options. Unang option sel ikaw sel. Daghang ka armas. Napulo mo armas, maingon ka, Sir Ayi, na ako'y napulo, pero tulor na may ganahan ako, Kaptan, akong ibalik ang pito sa imo, unsay akong benepisyo. Pwede ka, Sir, tagaan na kong scholarship, pwede ka tagaan ako traktor, pwede ka na ay socio-economic package. Yun. Na sa uban, ay, di ko, kaya di pa ko sigurado kung siya may tabo sa unahan, Kaptan ko pa kong armas. O sige, pero, imo pa rin register na to. Kaya para kung na'y mahitabo, matrace ang krimin. Kaya kung dili register ng pusil, pag na'y mahitabo ang krimin, di man yung matrace. So, dili makapansin ang atong sistema sa justisya.
ikatulo, di kamu turn over, di pagi kamu peristro, asigurado ka na ganyan kontraka na ganyan. Pwede ka na i-operate sa polis o sa militar. Sa una mong good, basta na kay pusil, kikontra ka dili, i-operate di ka. Kay illegal man. Karon nagbago na itong palantawan na, there's another way to manage small arms and light weapons. Nya, your, nya. Na apay mga transition. Yeah. Ipo na to your pilay. Yeah. Yeah. Pusil sa barangay, for example, parang basak sa lamitan o iyang tapad nga barangay bakod sa tipo-tipo. Ihap ta, pilay pusil. Mag-agree dayon ang leader sa duha ka barangay nga ang pusil diha na magtuyok sa barangay. Ay nagtabok. Mm-hmm. Kay gamiton man sa rido. Diha man ang away magsugod. Yeah. So, kung may agreement, mamanage ni mo, dili mo gawas ang pusil, gamay kay potential ng magubot. Diha dahil mo sulod dapat ang atong social services, atong mga projects para malinta na sa tao ang paggamit sa pusil. Munang kuan na kita po sa atang, gamay nga kuan sa sinerya, itong barangay justice. Yes. Barangay Justice. Kaya dito na ko na-realize na ako mo tayong tabang ni sa mga areas niya. Kay, you know, morning, abin niyo mo pag-istorya na ako, dito nag-uumpisa ang rido. Daghan na nga anak. Kanang mga gagmay nga konflikto. Kita, Yor, wak na magod kay gubot ni Miss Or. Kapalo kapag unsa nga programa ang akong gikumbinsi si Governor Ataman sa Basilan. Yung kung nga kabalo ka para di na magbubot imong probinsya. Kaya wa pa man kay plaster kayo. Pag-sponsor ka o free nga service sa yuta. Para walay problema. Wala sumisurbing yuta dito. Yeah. Maunang kung mahimong productive ang yuta, sila magbubot yun. Pag, di man kabalo ka sa boundary. Magdaog sa... Magdaog sa paisugay. Oo. Paisugay para ganit po sila. Oo. Na kung na ay titulo. Nawa na yung away. Diba? So mo ni yun ang mga community-based level ng mga intervention. It just to happen to ensure nga the big piece will be supported by small piece dito sa barangay. Pero importante kayo ang governance sa capacity building. Importante kayo. Ano yung pinaka strategic na challenge? And strategic po na investment sa tanan. How to make sure na ang mayor din na mula ko sa munisipyo kada adlaw sa mga report. Mga mayor dito uban nga dikit magpakita sila. Nakaroon mo nang si Jim Hataman nga gobernur sa Basilan, hindi give mo lang sa probinsya para ang iya daw mga mayor mauwaw yun. Kinuobyan, ang report na pabaya daw. Kini, governance and leadership, Major. Ang kuan niya, yung sa'yo mong ikasulti sa challenge kining extremism? Multi-layer mga intervention na mayor. Taga-example. For example, ang atong advokasya karon nga kaistorya na ako ang Asia Foundation next week. Wala may ga-police sa rang sa mga galat. Dili, kaya mo ga-eskwela abroad nga mag-ustads, religious studies. Na dapat i-empower na ito ang National Commission on Muslim Filipinos. Na sila ay mag-istorya, kinsa ang mga eskwelahan diyan nga dili identified nga na ay advocacy for extremism. Kaya para pagpadala ito, pagbalik niya, sigurado siya wala siya bit-bit nga daotan or bugat nga advocacy. Di ba? Muna eh, first, sa national na, polisiya. Pero sa ubos yor, how do you make sure nga ang governance o ang Islamic leaders sa usa ka munisipyo pirmi mag-istorya para matubagan ganoon sa mga problema sa ubos. Kaya whether you like it or not, extremism has its own local issues. Nga dito gasugod tanan. Nya kung local issues magud, local government maginayo. Kadaghanan discontent and discrimination and generally lack of service. Moro magyud. So muna ang pang-counter gid mo diha government service like education, health, the basics. The basics. Wow. Nakay mga pangutana diha, ganina ka naman diha, cellphone. Akong, tubaga na, tubaga ba? Basingay na muli tao. Yeah, ang atong mga texters, mangkod. Last na lang siguro, Elka.
your thoughts? Daghan gadawat nga dilit ma. Well, naay mga resentment sa LCAP. So, how is the government proceeding with it? Well, the national government position is to make it local, no? Na mao magikana ang decision sa national government, no? Kay nagasumikat lagi na sa kini kini sel prangka-prangka ng istorya. Ang hisgutanan sa CPP-NP nga peace process di ga-take off kay wala gyoy di gyud ma-establisar ang sinseridad. Kana sinseridad duha pud na ka-blade na, duha na ka-side, no? So mao nang kay nga naman ang sa Moro front nagahisgutay man na may resulta. Ngano sa communist side di magyud pila unsa man tuig ka nagsugod 19 sa kanang peace process 86 after 4, di ba? Ito kaya na. Ay, 86 nung. Even tong panahon pang magsaysay. Dahil pa ito, pero ang formal peace process yun, after 4 is, pag-assume niya. So, kaya sila akong, ako sa akong observasyon, dili gaka establisar ang sinseridad. Maunang dili pagka-proceed o kayo. No, so mao nang ang gobyerno pod da realize nila nga ano mag istorya matag nasyonal nga pwede man i-local na ni. No, so mao pod na isa ka tension side, no. So mao nang pero mo lagi na di ko manghilabot ta kay di man ta private sa di man community sa panel diha. So Ang sa akong tan-aw ye kanang NTF-ELCA it's just a mechanism, a title, National Task Force, and then End Local Communist Armed Conflict. These are acronyms of what should actually exist. No, so, for instance, who are the agencies nga kanang nahilangkob sa National Task Force? Ang mga ahensya sa gobyerno. In the first place, there is only one government, and that is the government of the Republic of the Philippines. Now, kining mga departments are all parts of the executive branch. And then, kanang executive branch is one group. Ang challenge there is how do you make the components of that group work together? Mga na ang challenge, no? Muna ang ingon nga National Task Force. Pero who are the members of the National Task Force? Agriculture, environment, education, which are all parts of one department, which is the executive branch, no? So, ang kwan lang akong tanaw sa NTF, it was just an attempt to make everybody realize nga, uy, usa ra man dita ka grupo that we should work together. So, dapat, it should be the paradigm of everyone. Nga, ang agriculture should work together with environment, work together with DAR, work together. That's why, naa sila cabinet meeting. They ought to hear what the other secretaries are saying. Briefing ug sa ilang mga departments kay lisod kayo nga one side does not know what the other side is doing or planning to do, no? Amo nang walay coordination. Munang tuyo sa NTF. NTF is the mechanism nga para ang approach lugar. And then ang LCAC is unsay mission. Now, pero ang mission really is to bring the government, the NTF, together with the local, bring them all closer to the people by delivering services, basic services, dito sa ubos, sa katawan. Moro man kina, now, ang medyo nahimong issue niya kay ang mga kantidad that had been allocated, na ako din ako kuan niya kay syempre ang matag administrasyon na among gyoy mga priority. Choice ingon ta deliverables di magina mawala pero ang importante ani is
the approach should still be pursued, which is for the national government to work as one group and then bring the local government to the fold, and then the mission being to address insurgency. Address insurgency. How do you address insurgency? By delivering the services to the people. Kaya kung na iservisyo, why will they rebel? Di ba na nai opportunities? Oh, so na sila eventually they will become members of the community na. So kung kana akong tanaw, kung yun tugar kining servisyo, pagservisyo sa tao, never ends, no? And then daghan pa kayong mga lugar sa atong nasod nga wala pa makaabot ang gobyerno. Daghan pa kayo. Mao kana sila ang mga hinog sa insurensiya. Gamay lang kuhit diha na kuana sila sa insurgency kay livelihood man. Di ba? Livelihood. So kinahanglan unhan gid sila. Unhan gid sila sa gobyerno para maserbisyuhan. Anong edukasyon, manalipay ko itong isulti ni Ayi yang sa Kalabugaw Plains, tukod yung iskilahan dito. Nalipay ko kayo, muna na edukasyon, anong basic services, education, health, mo ka na ang mga importante kayo. Yes, ang isa sa vulnerable sa atong peace conflicts, mga problema sa IPs, no? So, isa na, mga IPs po. And then, the government should also look into that seriously. Now, lagi, kuan biya na, lain sana siya, komplikado. Yeah. pero still, okay, na side issue na sa mga land claims. Yes. Side issue na niya, pero regardless, no, ang importante is na ay opportunities available sa ila. Opportunities, ang edukasyon makatabang sa ila. Kaya kanang pag-solve sa mga kuhan, if they are able to attain education, kaibalo na saan sila what to do. Kaibalo na saan sila what to assert and how to do it. Okay, so medyo nag-overtime na daw. Oy, overtime na ba? True to its title. Yeah, true to its title. Okay, so siniyasa na ganit po kay overtime. But interesting kayo ang topic, dagan pa kayo ang hisgutan. Basta ganit, peace. Imagine, 1970s pa siya, so ato lang hisgutan in 1 hour. So medyo, yes, sir, Ayi, parting statement siguro for this afternoon. Yes, salamat kay Sel. Salamat sa paghatag aning opening po sa National Peace Consciousness Month, no, nga nakahatag itag perspektiba dili lang sa hisgutanan sa barn, pero ang kinatibuk-an gid sel nga it is our task as citizens to contribute to peace building. Kaya mo lagi na, no? Walay nasod nga mo sikad o walay nasod nga mo lambo o paspas kung adun na ba'y kagubot mo nabilin sa iyang palibot. Namo ka ng atong gamay kini nga kontribusyon nga pag-abot sa panahon, ngayon kita nga sipa ang ekonomiya sa Mindanao ni ayo ang kinabuis taga Mindanao kay ato yung napanday ang ayo ang pasihan o ang katawagon sa English of building blocks of peace that will ensure inclusivity and most of all participation sa tanan sa pagbahin-bahin sa prosperity nga bit-bit sa kalina o kahusay sa Mindanao. Alright, yes. Murag lamig kay paminawon mga peace advocates. Oo. Attorney Oka? Yeah, Sel, salamat kayo. Dako akong pasalamat kang Ayi for accepting our invitation, no? Especially nga, kuan lagi, Peace Consciousness Month, no? The task of making Mindanao grow and become a better place is a very, very difficult gargantuan task, no? And it's a long journey. It's a long journey. But as they say, a journey of 1,000 miles
begins with the first step, no, na kaloy sa Diyos kita, dugay na nagsugod ang nahimo ang first step. Ang challenge karon is how do you pursue the journey. And dako akong pasalamat sa ila ni AI for dedicating themselves in this peace building process, no. Abi nimo sa Tibuok Mindanao, sa Tibuok Nasod there are 33 highly urbanized cities. Sa Mindanao there are only 6. Davao, Gensan, Iligan, Cagayan, Butuan, and Sabonga. No? And daghan na po mga cities that have been put up, established, but all of them are component cities still. Now, although of course, in a way, Mindanao has more highly urbanized cities than Visayas. Visayas, Iloilo, Bacolod, Cebu, and ganang ubadya sa Cebu City, Mandawi, I think, highly urbanized na. No, pero given the advantages of Mindanao, one contiguous island, daghan kayo ang potential pa ng mga highly urbanized cities. No, so unsa kaha ang kwan ani? Unsa kaha kung ang Marawi City will become a highly urbanized city? Unsa kaha kung ang Cotabato City will become also a highly urbanized city? Karon independent city na ang Cotabato, pero unsa kaha kung ang Coronadal, kung ang daghan pang uban, no? Isulan, all of them, ang Ipil, ang daghan pang mga lugar, all around Mindanao, will also become highly urbanized cities. No? Kuha ka na kay Sel, Sulu, ang town of Hulu, will become highly urbanized city. Now, muka na ang kuhaan, makabot na to ka na, and I'm using the line of AI, no, makabot na to ka na kung naa ang hingpit na kahusay o kalinaw. So muna ang premium for peace. But the road to achieving that is not easy. But the rewards are far beyond our imagination. So we'll just have to keep on hoping and praying and working towards peace. Salamat kay Yi, salamat kay Satanan, maing hapon sa inyong tara. Yeah, before we wrap up, kulbasa lang po sa uban ng mga comments from our viewers from May Gabutina. Continue with your good work, Sir Ayi. Miss all needs leaders like you who is a visionary and true service. Dr. William Bernardo, good afternoon to everybody who is watching. Yung hapon dia, sir. And kumusta? Yeah, and shout out from Bohol, from EOE. Okay, so... Yeah, kumusta mas Dr. Bernardo? Nanaw. Yeah, daghan kayong salamat and thank you very much, Sir Ayi and Attorney Oka for the time this afternoon. And syempre, kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Kini si Maricel Casino Rivera, maayong hapon, Cagayan de Oro.